there it is. It's official. Nesty Petesio has won. Tagumpay ang kababayan natin si Nesty Petesio. Bago sumabak sa semifinals bukas sa Tokyo Olympics ang ating pambato sa Women's Boxing Featherweight Division, alamin muna natin kung paano siya nagsimula at kung paanong maagang sumabak sa ibabaw ng lona. Sino nga ba nag-impluwensya sa kanya na magsuot ng gloves na kalaunay mag-aahon sa kanyang pamilya mula sa kahirapan? Tunghayan natin sa episode na ito ng Olympic Series ng Stanford Truth ang kwento ni Nesty Petesio. Alam nyo bang sa kapilyahan nagsimula ang boxing career ni Nesty? Nalalaman pala ng parent ko, ng papa ko na may nakakasuntukan ako, yung kapitbahay namin. Yun na, doon na nagsimula. Gusto niyang turuan kami magkakapatid para ang self-defense nga daw ko. Kasi nga, yun, nakakaabot pala yung balita na yun. Pinatry niya din sa amin yung taekwondo. Hindi naman talaga boxing ang unang kinahumalingan ni Nesty. Mas gusto niya raw ang basketball, volleyball at maging ang chess. Pero nang makita ang ginagawang training ng kanyang tatay at ng kanyang kuya, nainganyo na raw siya na pumasok sa boxing. Kaya sa edad na 11, agad siyang sumabak sa laban. Sa Araw ng Davao, yung pinaka-first na laro ko, inter-barangay, yun na po yun. Nung pinasali ako ni Papa ko, buong pamilya ko nandun, kasama talaga ako, support. Kasama yung mga tin-training din ni Papa dati. Wala akong kalaban na babae kasi walang babae pa masyado talaga. So sabi ni Papa ko, kahit sa lalaki, ilaban ako. Yun, game ako. Kumbaga, wala akong naramdaman na takot man lang. Kinabahan ako, pero yung kaba na halong na-excite ako kasi first time, sinasabihan pa ako ng kalaban kong lalaki na huwag ko nang ituloy kasi papatayin lang niya ako sa taas ng rings. Mas nakakatuwa-tuwa. Kumbaga, mas enjoy ko lalo. So, yun po yun. Sa Araw ng Davao ko, lalaki po yung unang-unang pala. Ang resulta, huwag kang magtaka. Panalo ang ating pambato. Kaya ako napasok yung boxing kasi yun yung sports ng tatay ko na hindi niya natuloy yung kabataan niya. Tapos, pinento niya sa akin, sa amin magkakapatid ko, paano, kung bakit. Kaya sinabi ko sa sarili ko na ako magtutuloy. Gusto kong ako magtutuloy sa pangarap. Kaya napasok ko yung boxing. Dito na nagsimulang magtuloy-tuloy lumaban si Nesty. Yan ay para makatulong sa kanyang pamilya. Sa akin, nung time na yun, ang laki ng premyo. Huwag ang laki na ng 300, 500 nung time na yun. Malaking tulong na yun. Hanggang sa may nakakita sa kanyang boxing coach sa isa sa kanyang mga laban. Pag-endorse kay Coach Ruel, sabi ni Coach Ruel na kailangan ko muna maglaro sa Philippine National Games. National Open pa yun dati. So, Philippine National Games para makita yung galaw ko, makita ako. So, tambay ako ng halos 4 years din after nun. Pero naglalaro ako lagi ng inter-barangay. Kula, kung may mga laro-laro sa barangay, masali ako kasi nga, kailangan ko din ng experience. Tapos, syempre may premyo. Yun po talaga. Kasi iniisip ko, pag nanalo ako, may pambiling bigas na, pang-ulam. Noong 2007, sumabak siya sa National Open at dito nakakuha ng ginto dahilan para maging opisyal na miyembro ng Philippine Team. Dito na nahasa si Nesty sa pagboboxing, nakakapaglaro na siya maging sa international competition. May panahong talo, may panahong panalo. Pero lahat ay parte ng proseso ni Nesty para maging magaling na boksingero. Dumating din ang araw na gusto nang umayaw at sumuko ni Nesty. Lalo na nang makalasap ng pagkatalo sa ginanap na Asian Championship noong 2018. Yung sa Asian Games, 8 million yung gold doon. So, yun talaga yung ano. Pag nakuha ko yun, sarap sa pakiramdam na mabigay ko lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. So, ang laking tulong para sa pamilya ko talaga. Tapos biglang natalo ako sa first game sa China. So, doon ko na-question yung sarili ko na para ba talaga sa akin itong boxing na to. Kasi binigay ko lahat-lahat po talaga. Kasi kung kailan pa ako nag-focus ng gusto, yun pa yung hindi ko nakuha. Naisipan ko din po huminto nung time na yon. Pansamantalang lumayo sa boxing si Nesty matapos ang pagkatalo. Kinalimutan ko muna ng halos isang taon yung boxing. Pero nasa team po ako. Baga nag-focus ako sa school. Kasi that time po, nag-aaral po ako sa University of Baguio, hotel and restaurant management po. So, kaya sinabi ko kala coach ko na kung pwedeng kahit pa paano mag-relax ko muna sa boxing kasi grabe yung depression, yung stress ko. Kumbaga ayaw ko makakita ng gloves, ayaw ko makakita ng ring or lahat ng kung anong pwede sa boxing ayaw ko muna. Pero sa kanyang muling pagbabalik,
Panalo ang sumalubong kay Nesty sa World Championship noong 2019. Ginto ang kanyang nakuha. Sinundan pa yan ng isa pang ginto sa 2019 SEA Games sa Pilipinas. And there it is. It's official. Nesty Petesio has won her first ever gold medal. Pero tila kinalabit na naman ang tadhana si Nesty. March 2020 sa ginanap ng Asia and Oceania Boxing Olympic Qualification Tournament sa Amman, Jordan, may chance sana si Nesty na agad makapasok sa Olympics. Pero tinalo siya ng Japan sa quarterfinals. Pero dahil pinagpapala ang mga nagsusumikap, nakapasok pa rin siya sa Olympics matapos hindi matuloy ang qualifying tournament sa Paris. Nasa ranking po kasi ako. So, nung hindi na natuloy yung Olympic qualifier po namin itong May, doon nila kinuha sa ranking. Nasa rank 2 ako sa world noong 2019. Nung itong 2020 lang, may bagong ranking na lumabas po. Nasa rank 5 ako sa world ranking. Tapos sa Asia naman po, nasa rank 2 ako. So sa Asia nila kinuha yung ranking. So ang rank 1 po kasi yung Taipei. Tapos nakapasok na po siya, nakakuha na po siya ng slot. So nasa rank 1 ako. Ako pumalik po sa ranking niya. So nasa rank 1 ako. So isa lang yung kinuha nila sa Asia, yung rank 1 lang. So doon po ako nakapasok kasi ako yung nasa rank 1 ngayon sa Asia. Dahil pasok na po yung Taipei. Hindi sinayang ni Nesty ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Sa kanyang unang laban sa 2020 Tokyo Olympics, wagi siya kontra sa pambato ng Congo para makapasok sa round of 16. Dito, tinalo niya naman ang world's number 1 mula Chinese Taipei para makapasok sa quarterfinals. Wagi rin si Nesty sa quarterfinals matapos talunin si Yenny Arias ng Colombia. Bagamat hindi pa tapos ang laban, marami na raw natutunan si Nesty mula pa nung siya ay nagsimula. At isa dyan, ang pagkakapantay-pantay sa larangan ng pampalakasan. Sobrang sarap po sa pakiramdam na sa panahon ngayon, hindi na lang yung mga lalaki yung kayang magbigay po ng karangalan sa darating na Olympics po. Kumbaga, sumasabay na din po kami ng kababaihan. So, ang saya po, ang sarap po sa pakiramdam na laging ang nababaliwala before po yung mga kababaihan. So, ngayon, kaya na po namin magbigay din po ng karangalan. Ako si Nesty Petesio, membro ng Philippine Women's Boxing Team, lalaban para sa Pilipinas. Para kay Nesty, ang larangan ng pampalakasan ay parang buhay rin. Minsan panalo, minsan talo. May mga pagkakataon din na aayaw ka. Pero kung mas mangingibabaw ang determinasyon, lahat yan ay magiging motibasyon para magpatuloy. Para sa Stanford Truth at GMA Sports, ako si Nico Wahe. Manalo o matalo, suportado ang mga atletang Pilipino.